So BM800 at Shure PR220. So ano nga ba yung pinag-aiba ng dalawang to? Ano nga ba yung mas maganda rito? Kung ito nga ba itong BM800 o itong Shure PR220. So sa presyo, yung pinag-aiba ng dalawang to is medyo mas mahal nga lang tong Shure kumpara sa BM800. Pero may pinag-aiba silang dalawa, no? Kung pagkukumparahin natin, may pinag-aiba talaga itong dalawan to. Itong BM800 at Shure. Pero okay naman silang dalawa parehas para sa akin. Pero talagang may pinag-aiba talaga silang dalawa. So, aalamin natin kung ano nga ba yung pinag-aiba ng dalawa. So, this is BM800 sound testing. So, ito na. Gamit ko yung BM800 ngayon at tinetesting na natin yung vocals at mukhang okay naman siya. So, kayo na mag-judge. So, this is Shure PR20. So, eto na. Gamit ko na yung Shure PR20. So, kayo na mag-judge kung ano ba sa tingin ninyo. Kung ano nga bang pinagkaiba. So, what's up guys? Ngayon ay ang masasabi ko lang sa dalawang mic na ginamit ko kanina. So, BM800 at Shure 220. So, ang pinagkaiba nilang dalawa is masyadong malakas ang BM800 at napapansin ko masyadong mataas yung bass boost niya. Pagdating sa boost, masyadong mataas, ano? Kung ikaw compare sa Shure, nasa kalagitnaan lang siya. So, balance lang siya, no? So, kailangan kapag meron kang mic ay meron ka ring sound card para ma-adjust mo yung gain niya. So kapag dinirect mo kasi ito, sinaksak mo direct sa PC mo, medyo masyadong magiging malakas yung feedback ng mic mo. Ang mangyayari, mahihirapan kang mag-adjust, tapos yung mga noise sa paligid, so papasok din yan. Kaya iginagaranti ko na gumamit ka rin ng sound card or mixer para ma-adjust mo yung volume ng mic mo. So, ang masasabi ko nga sa dito sa Shure at BM800, okay silang dalawa parehas. Yun nga lang, pagdating nga sa gain ng BM800 is masyado siyang malakas, ano? Masyadong malakas yung ano niya, bass boost niya. Kumbaga, malakas nga talaga siya. Dito naman sa Shure, okay siya, balance, matining. Napapansin ko kapag siya yung ginagamit ko sa mga records ng kanta is matining yung boses at bukod sa matining, nasa balance siya, nasa tamang gain, nasa tamang bass boost. So, hindi ko naman ginagarantiya na yan ang bilin mo. Pero kayo na magpapasya siya kung ano ba sa tingin ninyo. So, iba-iba naman kasi ang ano niyan eh. Marami rin naman kasing mic na mas maganda kumpara dito sa dalawang to. Pero kasi ito yung budget meal ng presyong pangmasa. Ito nga lang Shure ay medyo doble ang presyo nito kung ikukumpara sa BM800, ano. Sapagkat hindi ko alam kung bakit nga doble ang presyo niya. Siguro nga dahil mas okay siya, mas matining, mas pino yung boses. So, yun na guys. Kayo na magpapasya kung ano ba sa tingin nyo ang nararapat. So, ginawa ko itong video na to para meron kayong malaman tungkol sa mga ganitong klase ng mic, sa mga nagbabalak gumawa ng home recording o gumawa ng sariling home recording studio or studio type, ganyan. Sa nagbabalak mag-record or gagawing pang podcast ang mic. So, ginawa ko itong video na to para sa mga nagtatanong. So, kung meron lang kayong tanong ay mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan. So, mag-comment lang po sa ibaba kung meron po kayong katanungan tungkol sa mga mic at sa mga kung ano-ano pagdating sa mga ganitong bagay at sa pag-record na rin, ano? Kung ano ba yung mga magagandang klaseng gamit na software pang record, oh. At kung ano ba yung mga BSing na babagay at kung paano ba mag-mixing. So, pwede kayo magtanong sa akin, mag-comment lang.
So hanggang dito na lang guys at maraming salamat. Ako nga pala si Big G at kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell kung gusto mo yung mga ganitong klase ng video.